mga kamakina. May machine tayo dito. Ang sira niya is high and low TMP. Yan, high and low TMP. Akong gumawa nito dati, kaya alam ko na okay to. Kasi kung makikita nyo yung diacetate niya, expire na. Kasi pinapalitan namin to ng every 2 months. Ngayon is 5, sobra 2 buwan na to. Kasi pinalitan ko to ng 5/27/23. So October ano na tayo ngayon? October 16. So nagtitmp na siya. So ito ang problema niya, pero patatakbuhin ko muna siya bago natin palitan. Tignan natin kung magti-TMP, kung may iba pang siyang sakit. Titignan muna natin kung may iba pa siyang sakit. Pero kung sa akin, kasi ako gumawa na ito, matagal na, siguro mga 2 weeks ago, 3 weeks, kung babalik siya na TMP low lang, kundi calibration or itong diacetate filter niya papalitan. Pero titignan ko muna, mapatakboy natin yung test ko bago natin siya palitan. Pag wala namang lumabas na sira, yun ang papalitan ko, yung diacetate. Ano ba pinalitan ko dito dati? Tingnan natin. Ito, meron ako communication book. Tingnan natin. Machine 48. Yung no power. Pinalitan ko ng fuse. Tingnan natin yung iba pa. Tapos yung katrabaho ko, sabi niya TMP low. Kinalibrate niya daw yung duration, loading pressure, at saka duration flow motor. Okay. Yan. Ako gumawa, flow recirculation error 1, pinalitan ko ng valve 29. Wala na. Yun lang. Ang muling gawa dito, ako gumawa nung ano, pinalitan ko siya ng valve 29.
Nawala na. Hindi ko na nakikita tuloy. 48 kasi wala pa nung kanya, kita ko na ha. Wala ka mga kina. Ay, ito. Ayan, 48. Flow recirculation error 1. Pinalit ako ng valve 29. Yan ang huling gawa dyan. Hindi ko nabuksan yung conduct feed, yung ano, bicarb tsaka yung acid. So, papataasin muna natin siya. Ite-test natin para malaman natin kung may iba pa siyang sira. Mag-airlock yan. Babalik ako kamakay na, titignan ko lang muna yung minimix ko doon sa likod. Papatasin natin muna yung conductivity nito. Pag nag-stable, itetest natin. Sa akin, sa experience ko, kasi nagawa ko na to, alam, katulad ng katrabaho ko, kinalibrate niya na daw to, ay nakalagay doon sa book, kinalibrate niya yung duration at saka yung flow nito. Kaya sa akin ay okay tong machine, dahil lang siguro, kasi TMP lang naman ang problema niya, TMP high and low, so diasate na yun, automatically. Or calibration, nakalagay na madok, kinalibrate. So, tignan natin. Na mag-stable na yung machine natin. Itetest ko muna siya bago ko palitan ng filter kasi para diretso ko na siya rinse at i-disinfection.
Okay, stable na siya, okay na yung temperature, conductivity niya. So, ite-test na natin. Habang naghihintay tayo ng test niya, matapos yung test, kukunin ko muna yung lot number ng acid na, na minix ko. Okay? I'll be back. Tatapusin lang natin yung test bago ko palitan.
Ayan mga kamakin, natapos na yung test niya. Papalitan na natin ang filter. Wala siyang ibang problema maliban doon sa TNP at TNP high and low. That's mean yung ano niya, yung dial safe niya is hindi na maganda. Palitin na rin talaga kasi every 2 months kami nagpapalit, sobra na siya. Kaya eto na ngayon, pinupull out na nila yung machine kasi nagloloko na ng TNP. Ang gagawin nyo lang, i-rinse nyo lang para lahat ng hangin na nandoon sa filter na yon may labas nya. Yan, tatapusin nyo yung 15 minutes na yan na rinse para matanggal yung hangin sa loob. Tapos mamaya i-heat disinfect ko siya. Okay, hanggang dito na lang muna tayo kamakin na pag may nasira uling machine, magbibideo na lang uli ako. Please like, subscribe, kamakin na vlog. Sana may natutunan kayo ngayon. Peace mga kamakin na.